So, good day mga boss. Ito nga pala yung binili natin sa 7-Eleven na tissue. At gagamitin natin siya na panlinis ng sapatos. At ang lilinisin natin na sapatos ay ang Anaheim 44DX Checkerboard ng tropa ko na si Carl Pagko. Shout out sa iyo, Pards. At yan nga pala yung pair niya. Sobrang dumi na, guys. Bitters condition na, tapos yung sole medyo yellowish na talaga. Bali sa tissue method, yung uppers lang yung malilinis niya. Hindi niya maa-unyellow yung sole. At sa first step ay lilinisin muna natin ang sole. Bali makapal na yung dumi kaya tsaga-tsaga talaga ako sa pagkuskos para malinis kahit papaano yung sole. At sa pagkakaalam ko, first time nga to nalinis. Kaya sobrang dumi talaga. Mahirap din kasi maglinis ng checkerboard. Lalo na kung di ka maalam dahil nga nakakatakot baka mag-fade at papangit ang checkerboard kung ganun. Dahil yung iba, binabrush ng hard bristle brush yung checkerboard part which is malit. At mag-fade talaga yung canvas kapag ganun ginawa nyo. At yan, medyo nalinis naman yung sole. Bali yung mga damage dyan sa sole, hindi na natin yan maayos. At yung second step naman, ay wawashing natin siya mga boss. Papaikot natin siya sa washing machine. Bali yung pagpapaikot dito ay 20 to 30 minutes. Depende na yan sa inyo. Dahil nga sobrang dumi ng sapatos na to, 30 minutes ko siyang papaikutin sa washing machine. At yan, nakaready na yung tubig at lalagyan na natin siya ng sabon. Bali, gagamitin ko dito mga boss ay Ariel. Kung gagamit kayo ng powder mga boss, huwag yung may flavor or may scent dahil kukulay yan sa sapatos. Yan, good to go na. Sana maging successful. At after 30 minutes, babalikan na lang natin siya mga boss. Yan, habang nag-aantay, kain muna. May kaldereta, tsaka hinog na mangga. Kain na kayo mga boss. At after 30 minutes, ay binilikan na natin siya. Yan, safe na safe yung canvas. Walang nangyari sa checkerboard na masama. Hindi siya nag-fade or nabura. Bali, babanlawan natin to pagkatapos. Tapos saka natin siya babalutin ng tissue. At mga boss, di ako expert sa paglilinis ng sapatos. Itong mga nalalaman ko, nakikita ko lang sa FB groups ng Waffle. HOBPH. At yan, binabanlawan na natin para ma-ready na siya at malagyan na ng tissue. At sa tissue paper nga palang mga boss, ay mas okay din ay yung walang scent or flavor yung tissue paper na bibilhin nyo. Yung plain lang talaga. At sa pagbabalot ng tissue, talagang kailangan mahaba yung pasensya nyo. Dahil kailangan talaga mabalutan nyo ng ayos at mas makapal yung sapatos para mas makasipsip ng dumi yung tissue. At mura lang naman ang tissue kaya wag na kayo manghinayang mga boss. Bali, nagtagal ako sa pagtitissue dahil nga gusto ko makapal at yan na nga pala yung finished product. Bali mga boss, air dry lang natin siya papatuyuin dahil baka masira yung canvas ng sapatos. At magtatagal ito ng ilang araw mga boss. At after 24 hours, yan na nga pala yung itsura nung binalot natin na tissue. At yung mga dilaw-dilaw mga boss sa tissue, yan yung mga dumi na nasipsip ng tissue. At kita nyo naman, sobrang dami niyan mga boss. At sa lagay na yan, hindi patuyo yung tissue mga boss. Basang-basa pa, kaya iwan muna natin siya. Bali, mag-upload na lang kami ng part 2 para sa video na to mga boss. Para mapakita namin yung result. At good day mga kawaffle, para sa mga nag-aabang nga pala ng part 2. Eto na nga pala siya mga boss. At itutuloy na natin yung paglilinis ng Vans Anaheim 44DX Checkerboard. At disclaimer lang uli mga boss, hindi ako expert sa paglilinis ng sapatos. At yung mga pinapakita ko sa inyo na procedure ay yung mga nakapost na procedure sa mga Vans groups, kagaya ng pinapakita ko sa screen. At kung may suggestions kayo, comment down below. Babasahin namin lahat yan. At after 3 days nga, inatuyo na yung tissue. Sobrang daming dilaw na nakalagay sa tissue dahil nga maraming nasipsip na dumi. Dahil sobrang bitters na talaga yung sapatos. At dahil tuyo na yung tissue, tatanggalin na natin siya. Sa pagkakaalam ko, parang 5 beses ko na ginawa tong tissue method. At laging sa mga checkerboard pairs ko siya ginagawa. So far, sa 5 yon wala naman nadadamage or nagfe-fade na canvas. Lalo na sa checkerboard part, safe na safe talaga. At after kalisin ng tissue, ay papatuyuin ko muna yung sapatos dahil medyo basa pa siya. At kinabukasan, yan, tuyo na siya. At kita nyo naman, safe na safe. Yung canvas, hindi siya nag-fade. At yung sole nga pala, medyo madilaw, kaya i-unyellow natin siya. Bali, gagamit ulit tayo ng hair oxidizer na 12%. At pwede nyo yan mabili sa mga salon at sa mga shop na nagbebenta ng mga pangkulay ng buhok. At lumang toothbrush yung gagamitin uli natin para ma-apply yung hair oxidizer sa sole. Ingat-ingat lang kayo sa paglalagay ng hair oxidizer guys ha. Kasi sa pagkakaalam ko, hindi to safe sa balat kaya iwasan nyo na malagyan kayo sa balat. At after natin siya lagyan, ay bibilad natin siya sa araw for 30 minutes. Dahil hindi na safe sa sapatos kapag matagal siya binilad. At yan na nga pala mga boss, mag-aantay na lang tayo ng 30 minutes. Bago uli tayo mag-apply ng panibagong session para sa pag-a-unyellow ng sole. At habang nag-aantay, kain muna tayo mga boss. Ang ulam for today ay tapa. Sa mga nagugutom dyan, kain na kayo. At yan na nga pala yung almusal ko with Milo at tapa. At after 30 minutes, binalikan na natin yung sapatos. At nagulat ako dahil sa first session pa lang, napakalaki na ng improvement sa sole. At yung nakikita ko na yellowish part ay konti na lang. At isasalang pa din natin siya for 2 sessions para sigurado. Bale, ganun lang uli ang gagawin. Pupunasan nyo muna yung una nyong nilagay. After nyo mapunasan, ilalagyan nyo na uli siya ng hair oxidizer.
Tapos rekta na bilad sa araw. Bali pa ulit-ulit nyo lang siyang gagawin hanggang sa ma-achieve nyo yung puti na gusto nyo para sa inyong sapatos. Bali sa sapatos na ito, naka 3 sessions ako. At ito na nga pala yung resulta. At kita nyo naman yung sole niya sobrang fresh, parang bago talaga. Yun nga, inuulit ko yung canvas, hindi talaga siya nagka-damage or nagka-fade. At sa tingin ko naman, parang 90% na bago na uli itong sapatos. At sa sole nga pala, mayroong mga damage na hindi na natin kayang ayusin. Dahil kahit i-brush, hindi talaga siya maayos kagaya niyan. At madami nga pala nagtatanong sa amin, paano daw kapag nag-fade yung checkerboard? Kung gusto nyo ipakita namin yung procedure, comment part 3 lang kayo mga boss. Maraming salamat nga pala sa panonood. At huwag nyo kaming kakalimutan na i-follow dito sa TikTok, Shopee, Facebook, at Instagram. Yung Shopee link namin nasa bio na. Maraming salamat!